So this video guys ay magluluto tayo ng dinuguang baboy. So ito guys ang main ingredients, may dugo tayo ng baboy tsaka yung baboy natin na slice na rin. May suka, may paminta, may asin, may magic sarap, may nor cubes tayo, may mantika, patis, tapos ito na nakagayat na yung ano natin. Sibuyas, sa bawang, hindi ko na kinuhanin kung paano ko ni-slice, pero eto na siya guys, may luya na rin yan. Pampatanggal ng langsa. So, ginisa na natin siya. Ayan, ginigisa na natin. Hinintay natin maluto yung sibuyas, bawang, at saka yung luya. So, halo-halo in thy marge. Ayan, in marge. Halo-halo. So, ayan. So, ngayon, ilagay na natin ang ating baboy. Ayan. Hello. Good afternoon, te. Ayan. Halo-halo. Para maging pantay-pantay ang pagkaluto ng ating baboy. Ayan. Tapos, takpan natin yan. Alagyan natin ng paminta. Alagyan natin ang paminta. Isusunod natin ilagay ay, walaan nyo guys, patis para masipsip ng baboy yung lasa ng patis. Ayan. Ayan. So, ngayon, hahaluin natin guys. Para maging pantay-pantay ang pagkasipsip ng baboy sa lasa ng patis. At saka yung paminta natin ay malo sa baboy natin. Ayan. Hintay-hintay muna tayo hanggang sa matuyo. Pag natuyo na yan guys, tatakpan muna natin kasi matagal pang matuyo. Patuyuin natin yung kanyang sauce ng baboy. Yung ano niya, sariling. So ngayon, tapos na siyang matuyo. Nilagyan na natin siya ng tanglad. Tsaka nor cubes. Pwede naman i-court po? Pwede. Yan. Oo, pwede i-court. Ayusin nila i-court nila. 1,000 naman. So halo-halo tayo guys para ma-dissolve ang ating nor cubes na nilagay. Tsaka yung tanglad natin ay maano din doon. Yan. So, yan ganyan da guys. Kumukulo na yan. So, nilagyan ko siya ng tubig na 2 cup. Tapos, lalagyan ko na rin siya ng suka. Yung suka guys, nasa inyo yung kung ano yung gusto nyo maasim ba na dinuguan o kung ano. So, optional ang dami ng inyong suka. Kung gusto nyo ng maasim ang dinuguan nyo, so damihan nyo yung suka. So, ako 2 sandok lang kasi nga, yun ang gusto ko, yung hindi ano lang siya tama. Tamang ano lang. Tapos nilagyan ko rin yan siya ng sugar na 2 spoon guys. Pero hindi ko siya nakuhanan ng video. Bali, pang last yung ilagay yun. Tsaka yung laurel din. Ayun, nilagay ko na rin yung laurel. Yung laurel, dun sa unang video ko ng mga ingredients, hindi na isama dun na gawa. Dahil nga na huli ko na siyang naidala sa kusina. Na isama doon. Pero nakuhanan ko naman kung paano ko nilagay guys. Naglagay ako ng 3 leaves of laurel or 3 leaves. So ngayon na ilagay ko na yung ating dugo at tuyo na yung ating baboy at luto na. So nilagay ko na yung dugo natin. So maghintay tayo na mga 13 to 15 minutes guys. Tapos done na ang ating dinuguan. So yung 13 yung dugo pala natin guys, haluan nyo ng mga 2 spoon o 3 spoon na suka din. Bago nyo ilagay, mas maganda. So, halo-halo kasi nga pag, hindi, pag kailangan haluin siya guys, parang yung dugo ay pantay yung ano at hindi mamumuo-muo.
Kasi pag hindi nyo hinalo, guys, mamumuo yung ating dugo. So, kailangan halu-haluin para pantay ang pag, ano, ng dugo. Hindi maging buo-buo. So, ayan. So, yummy ang ating binubuan. Pag ikaw ma-high blood, i-vlog na ako sa'yo. Malalaman, kasi kanina mo yung remember guys, yung ating asukal na tuspon, hindi ko nakuhanin kung paano ko nilagay. Gawa nga na may kasama din ako sa nagluluto sa kusina. Yeah. So yummy ang ating dinuguan. Alam mo na ka. Ikaw na lang magluto. Hoy, pumunta ka dito para magluto. Halo Marjo, until maging okay na ang texture ng ating dinuguan at lasa. So, habang nag-wait tayo ng 15 minutes, halo-halo muna until the end of finished product. Ayan. Ayan. Ikaw na lang magtapon, ha? So, i-refinish natin siya dahil sa magic sarap. Kasi nga yung magic sarap na buo na yan, hindi ko siya nilagay nung una ng lahatan. So, hinati ko lang siya. Tapos, nung pa-finish na ako, patapos na ako, nilagay ko yung kalahati. Para namatansya ko yung lasa ng ating dinugaan, guys. So, ito na yung ating finished product ng ating dinugaan, guys. So yummy! Thank you for watching. Please share my video and likes or heart. Thank you very much.